Nggak ketipin. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang ng Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay Pritong Pork Chop. Mayroon din po tayong ensaladang ampalaya. Kapag gagawa po kayo ng ensaladang ampalaya, hiwain po ninyo ng maninipis. Haluin nyo po sa asin. I-rest nyo po ng 10 to 15 minutes. Magre-release po yan ng tubig. Saka nyo po hugasan sa lain. At ihalo nyo na po ba? Ihalo nyo na po yung ibang pampalasa sa kinilo. Napakasarap. Medyo crispy, maanghang, may asim, may tamis. Yan. Pritong saging, pinasingaw na okra, at mayroon po tayong pritong talong. Ayan. Kain na po tayo. Mabuhay! Ayan, maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Bago ba tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa grasya ang binigay niyo po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa Panginoon po ngayon ay mas nagiging practical po ang mga tao. Pagkagabay po, mga kababayan po namin ng ibang bansa, nakatira sa ibang bansa at sa Pilipinas. Kaya po lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, naway sa bawat araw po na kanilang pagising ay maging maayos po ang kanilang sitwasyon at ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyong lahat sa Panginoon Jesus. Amen. Nakampisa na po natin. Lagay po muna ako ng soda, citrus. Sana naman po ay naging maayos po ang inyong araw. Katapusan na naman ng isang linggo. Ngayon po ay medyo healthy po ang kakainin natin. Hindi naman po siyempre super healthy. Medyo healthy. Ininit ko po itong kanin ko. Baho po ito eh. Baka sa mesa po, hindi ko po alam kung ano unahin ko. Baka po muna ako nito ng ensaladang ampalaya. Masarap po ito. Naku. Nawala po yung pait. Basta kamasin nyo lang po sa asin. Budburan nyo po muna ng asin. Haluin po muna nyo. Huwag nyo po muna pipagain. Paghalo po ninyo, rest po nyo ng 10 to 15 minutes. Tapos, doon nyo na po kamasin at hugasan po ninyo. Tapos, patuluin, saka nyo po timplahan. Ito po, merong liyempo. Oh, sarap. Oh, dali lang ang lusili. Pinasingaw na okra. Hindi overcooked. Ako po. Gusto ko po sa ito, medyo golden brown. Talong. Tabad ko na po sa bagoong na may suka. Sila lang po ah. Takam na takam na po ako dito sa mangga eh. Pero din po tayong mangga at bagoong. Paganda po ulam, ano, lalo na po kung nag-uulan. Kaya ngayon po, medyo malamig sa Pilipinas. Lalo kung may tanim-tanim kayo, ganito po, di ba? Laking tipid. Sarap po ulit sa lahat ng palay. Wala ko na pong pait. Ibig sabi, hindi naman po masyado may konting-konting pait lang. Pero so,
Sarap po talaga ng okra, no, kapag yung hindi masyado magulang, yung talagang ganyan. Paganda po ulam. Araw-araw po talaga nag-uulam po ang father ko ng dinding-ding. Alin po sa gulay yun? Sa mga pinasin ko na gulay. Kaya malakas po eh. Malakas din ang bibig kaysa sa nanay ko. Hindi. Galing po magluto yung father ko eh. Nagmana po sa akin. Tama lang po yung angang sa lahat. Nilid ako pong mga sili lahat. To sili-sili. Tama-tama po. Masarap po nito kung lalong maraming kasalo. No, no. Bawat agad may konting asim ang hang alat sa konting tamis sa mula sa gulay. Konting lutong at lutong sa mangga at ang palayan na ko. Pasal po talaga. Itong bagong, galing po itong Pilipinas. Gisado na po. Hindi po siya matamis yung regular na gisa. Sarap.
Mas gusto ko po yan kaysa sa matamis. Hindi po masyado nakakaumay. Basta sa pagluluto po lang, ano na pakbet na ko po. Tiin para mami yung pangisla ko. Sarap po yung inyong natalog eh. Tapos ito, tortan ako po. Di ba? Perbe na perbe. Ayan, nararamdaman ko na po yung anghang ng sili. Fresh chili po yung nilagay ko mo. Lahat fresh. Ito din po sa bagong. Ayan. Hindi. Namang wala na ba ako? Ang sarap, mas masarap po ito sa playa kapag nababad pa ng gusto na. Pumala tayong kalahati nitong sabang costa po tawag dito. May tawag po sa ibang lugar, sabi sa yung malaking saba, yung mahaba. Yan, diba? Plantain po sa English. Napakasarap. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na nila sa pinalakalakbay. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa
biyaya kasi bigyan po sa amin itong mong linggo na to. Tatapos na po, magtatapos na po isang linggo. Naway maging mapaya po, maging mapaya pa po ang lahat. Pwede na pong pamilya, mayroon po sa nang pagsasaluhan linggo-linggo. Naway magkaisa na po para maibsa na po ang kumakalat na sakit at ang vaccination po ay maging epektibo. Sinusuko na po namin sa inyo lahat Panginoon sa kanilang susabihin. Paano po, maraming salamat po. Magkita po tayo mamaya sa greetings and shout out portion. Hello po, maraming salamat po. Dito na po tayo sa greetings and shout out portion. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa ating pong kapuso, kapamilya, at sa ating pong mga kaibigan lagi po natin nakasama sa Pinilang Alakbay. Lagi po inuulit, sa malaking pamilya po tayo sa Pinilang Alakbay. Upisa na po natin ang greetings and shout out portion. Kamusta po kay Tyson Angkorda? Kamusta niya po kay Alicia Arica? Shoutout daw po kay Ding Arica, Winnipeg, Canada. Salamat po sa mga taga-Canada, ingat po lagi. Kamusta din po kay Danfield Baby Bertram. Shoutout po sa kanyang anak na si Bertram and Jimenez family from Denmark. Ingat po sa mga kababayan po natin sa Denmark. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Michael Duazon. Maraming salamat po kay Jason Laksamana. Yan. Maraming salamat din po kay Jim Bill Benley. Asya po si Riza from New York, New York. Ingat po sa mga kabayan po natin yan sa New York. Maraming salamat din po sa mga OFW na nagme-message po. Basta tatagan po ninyo ang loob po ninyo. Mga kababayan po natin hindi po makauwi. Lagi po kayong mag-ingat. Tawag po kayo lagi sa pamilya, magdasal po. At nandiyan na rin po ang vaccination. Sana na po maging mapayapa na at baling na rin po ang turismo sa bawat bansa para makauwi na rin po yung mga iba kababayan po natin. Ayun ako, sana po makapag-vaccine na po kasi may mga restrictions po at regulations sa ibang bansa na hindi po talaga makakuha basta-basta Pilipino. Dito rin po kasi may restriction and regulations po kaya hindi rin po ako makauwi. Pwede naman po kami kaya lang, pwede po ako makauwi kaya lang nga po yung sitwasyon po ngayon. Siyempre baka mamaya mayroong mag-delay na flight. Diba? Kaya hintayin ko na lang po yung tamang panahon na maging maluwag po ang sitwasyon at kahit pa paano may tamang oras po para makabiyahe sa Pilipinas. Kaunting tiis lang po tayo mga nasa abroad. Ayun ako. Paano po? Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!